Bastos ka rin eh, no? Ano to? Away? Kuya, si Roda yung nagsimula. Dali niya sa principal's office. At ikaw, sumama ka sa amin. Huwag kang ang OE sa gusto mo mangyari sa ampo ni Benji. Dahil hindi mo makukuha ang balak natin. Ang kasalanan, nagiging kasalanan lamang. Pag nahuli ka. May nalaman ka na ba tungkol dun sa pinapagawa ko sa'yo? Wala na daw yung mga record dun. Kailangan ko makuha yung blood sample niya. Inutos ni Benji to. At ngayon ko lang magagawa dahil wala yung ina niya. Eh, huwag mo naman gawin sa oras na ako yung nagbabantay sa bata. Sa akin na siya nagtatrabaho. Talaga po? Oo, nasa parking lot si Marco, naghihintay sa'yo. Patay. Bakit? May problema ba? Hindi po kasi pwedeng makita dito si Marco sa school namin eh. Bakit naman? Mahabang kwento po. Anyway, naghihintay lang siya sa'yo. Excuse lang po. Ah, Marian. Dito ka rin pala nag-aaral? Opo, dito nga po. Ano ginagawa mo rin? Alis na ako. May ginawa ba yung doktor niya sa anak ko? Ma'am, may binabalak po siya, pero pinagkatiwala niyo po yung anak niyo sa akin. Kaya ako po bahala sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Aasahan ka naman pala. Opo. Bantayan mo na lang siya at tawagin mo na lang ako pag dumating si Architect Nandez. Dahil kailangan kong kausapin ang anak ko. Sige po. Komplikado ang buhay ko, Doc. Kaya nga ako nahihiya sa inyo, eh. Hindi lang pagkakaibigan ang habol ko. Baka hindi ko maibigay yung gusto nyo. Magaling ako maghintay. Sir Benji, may sasabihin lang ho sana ako sa inyo. Pumunta dito kanina si Dr. Cordero at kukuha sana siya ng sample ng dugo ni Bernie. Pero hindi ho ako pumayag, kahit na alam kong utos niyo po yan. Bakit? Kinuha niyo po ako para alagaan si Bernie at kasama din po doon yung tungkulin na proteksyonan siya. Kaya sana po maunawaan niyo yung katayuan ko. Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko kay Frank na huwag niya munang gawin yung mga pinag-uutos ko sa kanya. At salamat. Sige po, sir. Siya nga pala po, sir. Magpapaalam po sana ako. Kung maaari po bukas, pupunta po sana ako sa shelter kasi may nakalimutan po ako. Oh, sige. Papatid kita sa isang kotse.
Okay? Salamat po, sir. Bro, yun yung nakaaway natin the other day, oh. Sikit sa pasibay. Okay, back time, pare. Hoy! Tigas din ang mukha mo magpakita pa dito, no? Kayo dalawa ulit? Kulang ba ba yung mga bukol nyo? Alam mo, pare, if I were you, aalis na ako. Sa'yo pa itong eskwelahan? Actually, part owner yung family niya dito. So, kung ako sa'yo, umalis ka na or baka gusto mo ng round 2. Ang yabang niyo talaga eh, no? Marco! Ano? Ano ginagawa mo? Wala pa akong ginagawa. Ano sa tingin mo ginagawa ko? Aawayin mo sila. Eh, naghahamon sila eh. Tama na. Tama na yung gulo. May kailangan pa tayong pag-usapan. Maswerte pa rin kayo. Teka nga, Angelina. Kaano-ano mo ba itong lalaking to? Nagustuhan niyo ba yung bago niyong school? Tita, ilang taon na po ba si Angelina? Sophomore. Hindi natin makakaklase. Crush mo siya, no? Ano naman? Wala naman talagang masama. Pero magkaibigan sila ni Marco matagal na. What? Ano naman sa'yo kung magkano-ano kami ni Angelina? Marco, huwag mo na silang patulan. Teka nga, kayo nga ba? Ano bang pakialam mo, ha? Hindi pa nga sila. Pasensya na kayo, ha? Pero pwede bang iwanan nyo na muna kami? Angelina naman. Bakit ikaw yung hihingi ng pasensya? Ako na nga itong binastos. Nagtatanong lang naman sila eh. Kung mag-ano tayo. Bakit, Angelina? Mag-ano ba tayo? Kamusta lang, baby girl ko? Are you okay now? Ha? Huh? Yes, Daddy. Anak? Alam mo bang hindi ka na pwede mapagod? Opo, Daddy. At para maiwasan natin yon, mag-homeschooling ka na lang. At aayusin ko yon para tuloy-tuloy pa rin ang studies mo. Okay lang ba yun? Yes, Daddy. Nga pala, malapit ka ng birthday ah. Anong gusto mong birthday gift? Meron po sana, pero hindi po para sa akin eh. Para po kay Mama. Bakit? Mag-ano ba tayo? Ako unang tanong. Ano ba dapat yung sabihin mo sa akin? Kasi may kasanduan kami ni Marian at ni Mamer. Na dahil nakakadalaw ka naman sa bahay, pinayagan ka naman ni Daddy. Baka pwedeng huwag ka muna magpakita dito sa school. Ano ba naman yan? Bakit naman? Para wala makaalam ng sikreto ni Marian. Ano yung sikreto ng kaibigan mo? Anak,
hindi ko mapapangako yun, pero hayaan mo. Pakikinggan kita. Daddy, lalaki po ba ako illegitimate child? Bakit mo naman nasabi yun? Sabi po ng mga kaklase ko noon, anak daw ako sa labas. Anak, pinili ko sa'yo ang apelido ko. Patnantes ka. Daddy, kahit po natanggap niyo akong anak, di pa rin po ako likin na anak. Anong ibig mo sabihin? Anong gusto mo? Kasi po, di pa po kayo kasal ni Mami. Ganun po yun. Hindi po ba? Gusto mo pakasalan ko ang Mami mo? Personal na po kasi yung dahilan nun eh. Kasi po... Angelina, huwag ka sanang magagalit ha. Pero narinig ko rin kasi yung sinabi mo na hindi na siya pwedeng pumunta rito. Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, sa akin na siya magtatrabaho, si Marco. Parte ng trabaho niya ang magmaneho at magbodyguard sa mga pamangkin ko. Kaya mukhang mahihirapan siya na sundin yung kahilingan mo, Angelina. Maunawaan mo sana ang sitwasyon. Huwag ka sanang magalit sa amin ni Marco. Sige, alis na kami, ha? Let's go. Wait. Can I have your number? Sige, alin nga sa amin, ha? Can... Kailangan natin mag-usap. May pinag-utos ka ba sa anak ko? Anak natin, ang ibig mo sabihin. Tulad ng ano? Humiling si Bernie. Ang gusto niya, pakasalan kita. Ba't ko naman gagawin yun? Eh, alam ko naman na hindi mo ko pakakasalan. Kahit na ang anak mo na mismo ang humihiling sa'yo. So, ibig mo sabihin, idea lang lahat ni Bernie to? Kontrabida na talaga ang tingin mo sa akin, Benji. Bakit hindi mo tanungin ang anak mo na hindi marunong magsinungaling? At isa pa, bakit pa ang iniisip mo, eh atat na atat ako magpakasal sa'yo? Sabihin, bakit madalas na nagpupunta si Kuya Marco sa school natin? Kaya trabaho na kasi siya ngayon bilang driver, tsaka bodyguard nung pamangkin ni Congresswoman Teresa Alfonso. Yung nakita mo kanina, yung kambal na nakita mo siya. Ha? Eh paano nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Umalis na siya sa shelter. Wala munang pinapatira sa El Cielo ngayon habang ginagawa ito. Kahit nga si Ate Elaine na sa amin eh, nandun muna siya sa bahay bilang yaya ni Bernie. Kailangan itong malaman ni Mamer. Ang babata niyo pa nina Marian at Angelina, pero parang napakakomplikado na ng buhay ninyo. Eh, ma'am, eh, may sikreto po dapat ingatan eh.
Sikreto? Sino? Eh, si Marian po. Anong sikreto? Eh, ma'am, naikwento pa sa akin ni Angelina na kailangan daw po itago yung sikreto nila sa eskwelahan. Kaya dapat daw iwasan namin tatlo yung isa't isa. Ano daw sikreto yun? Ah, ma'am, wala raw po dapat makaalam na ampun lang po si Marian. Marian, pwede bang huwag na muna natin sabihin sa kanya? Pero bakit? Baka naman pwedeng sabihin muna natin kay Marco. Sabihin natin sa kanya yung komplikadong sitwasyon. Sa tingin mo ba makikinig din sa'yo? At saka si Congresswoman? O kaya, pakiusapan natin siya na kapag nandito siya sa school, ako lang yung kausapin niya. Anong ibig mong sabihin? Wala naman siguro masama kung kami yung makikita nila magkasama, di ba? Yung hindi ka namin kasama. Okay lang naman siguro kung malaman nila na kami talaga yung magkaibigan. Sa bagay. Pero kailangan pa rin natin siya kausapin. Maraming salamat, ha? Best friend pa rin talaga kita. Lagi naman, eh. Best friends forever! Ano ang magiging papel ni Keith sa buhay ni Angelina? Maipagtapat kaya ni Dr. Cordero ang damdamin niya para kay Elaine? Sadya bang inilapit ng tadhana si Teresa kay Marian at Angelina? Abangan bukas ang pagpapatuloy ng Cielo de Angelina!